Balikan lang natin. Sabi kasi na ito si Gia Magno, it's a wonderful experience. Okay. Hindi naman daw niya sinuko o hindi naman daw siya naaresto, kundi ay sumuko daw siya. Sinurrender daw niya ang kanyang sarili. Kaya ang ibig daw sabihin, kaya ginawa niya yon, ay hindi naman daw siya guilty. Katulad ng sinabi ko dati, ang pagkakakilala ng tao dito kay Gia Magno, dahil nga nagkukunwari, malaking tao, maraming connection, di ba? Maraming sinasandala na politiko, yun yung pagkakakilala natin sa kanya. Kaya ang lakas-lakas ng loob na bambalakura at gumawa ng kung ano-anong kabulastugan at kadimonyuhan. Kanino? Katulad o sa mga katulad ni Atty. Lenny Robredo at marami pang iba na tinuturing siguro na threat. Okay, at kinatatakutan nga ng mga Duterte. Ganun po ang trabaho nito si Gia Magno. So kung ganyan ang pagkakakilala at estado mo talaga, ibig sabihin, mag-aalangan kung sino yung gustong kumaso sa iyo. Pero ngayon, napakalakas ng loob nung naghain ng kaso dito kay Gia Magno. Ang ibig sabihin, malakas ang kanyang loob dahil nasa katotohanan siya. Maganda ang pahinggan yung ikaw ay nasa panig ng katotohanan. Dahil para sa akin din, yung mga taong nasa o katotohanan ang ipinaglalaban, yun yung totoong may pagmamahal sa ating bansa. Yun yung totoong love for the country na matatawag. Kaya yung mga katulad ni Nabadoy, dito kay Gia Magno, nako po, kalaban kayo ng ating bayan. Ang dami niyo kasing pinapaniwala, niloloko at inuuto ng mga kababayan natin. Nagpapakalat din po kayo ng kasinungalingan at yung differences ng bawat isa sa atin, ng mga Filipinos. Hinahati niyo sa madalit salita ang mga kababayan natin. Okay? Puro hate ang pinapakalat ng mga katulad na si Gia Magno. Alright, nilinaw nga natin si Gia Magno na hindi siya himas ng rehas dahil nga nag-bail naman daw siya. At ang pagkakarinig natin, yung bail na daw na yon ay pinangutang pa anyway dahil wala daw siyang verified na GCash account kaya hindi ma-transfer kung gaano man kalaki yung pera na yon. Sa mga katulad niyo po na yung feeling ang laki-laki yung tao, feeling you are somebody. Dapat po may verified account kayo ng GCash. Ako nga, normal na tao, may verified account na GCash eh. Ibig sabihin, may limit na at least 500,000 to a million. Ganun ang posibleng limit. Pero wala kayong verified na GCash account, then you are nobody. Hindi man, hindi ko generalize. Pero yun kasi ang claim na si Gia Magno na, di ba, madalas niya sabihin, ang dami niyang connection at marami pang iba. Pero walang verified na GCash account, abay kaluluoy, di ba, patawa. At sinabi pa nga niya na it's a wonderful experience daw dahil hindi naman daw siya guilty. Baliw, masayad, paano naging wonderful experience yung ikaw ay may ganitong mugshot? Okay? Alam niyo naman kung ano ang ibig sabihin ng ganito, na you are once arrested, na may record ka na sa police. Okay, na may criminal record ka na, hindi mo napapatunayan pero ang lakas ng loob talaga nung nagsampa ng kaso. Ang ibig sabihin, meron siyang pinanghahawakang matibay na rason at ebidensya. Good luck sa iyo, Gia Magno.